yung taong kahit sa gitna ng maraming mga problema, kumakapit pa rin sa Kanya. Yung mga taong kahit todong nasaktan, nakapagpapatawad pa rin naman. Yung mga taong kahit sobrang nahirapan, ay hindi nawawala ng pag-asa, bagkus ay nagbibigay pa ng pag-asa sa iba. Yung mga taong nakapagpapatawad at may kababang loob na humingi ng tawad. Yung mga taong ganyan, kapatid, kainggitan mo. Huwag mong sabihin sa kanya, Mare, hindi ko kaya yung ginawa mo. Ang galing mo. Kung ako yung papatayin ko na yan eh. Kapatid, sa'yo na rin ang galing. Hindi mo kaya yung ginawa niya. Kasi mas tama yung ginawa niya. So, ibig sabihin, mas solid yung pananampalataya niya. Mainggit ka sa kanya. Kasi tayo, darating ang pagkakataon, anumang iwas ang gawin natin, pwede tayong malangay sa mahirap na sitwasyong ito. Kailangan natin ng pananampalatayang ganito. Kamakailan ay umaten ako ng dibo, silip lang, ng anak ng aking mga malalapit na kaibigan. I was perplexed when I heard people sending messages. Kasi ang mga messages ay, mag-aral kang mabuti, magtapos ka, dapat umakyat ang mga magulang mo sa stage, study harder, ganun. Parang wala man lang nagsabi, magpakapait ka, mas magiging mapagmahalan na ka, mas magdasal ka, mas magsimba ka. Parang walang ganun. Di po ba, nasanay na tayo ng ganito mula pa noon? Sa kasabihang, ang pinakamahalagang maibibigay na pamana ng magulang sa anak ay edukasyon. Tama? Tama? Di nga. Eh kung ganun pala, dapat kalalabas pa lang sa sinapupunan ng anak mo, dapat binigyan mo na lang ballpen at papel. Dapat binigyan mo na lang libro, pinag-aral mo na. Yun naman pala pinakamahalaga eh. Kaya ba hindi mo na siya tinuturuang magdasal? Kaya ba hindi mo na siya in-encourage na magsimba? Nang ipinanganak ang anak mo, ang unang ginawa mo, nagpasalamat ka sa Diyos. Nasa sinapupunan pa lang, pinagdarasal mo na yan. Paglabas yan, kinusan mo yan, pinabindisyonan mo yan, isinimba mo yan. Pinabinyagan mo yan. Kasi alam mo, na more than anything, ang pinakamahalaga, yung anak mo ay mapalapit sa Diyos. Mahalaga ang edukasyon. Dapat tayong mag-aral talaga. Dapat yan ha. Pero huwag mong kakalimutan ang relasyon sa Panginoon. Aanin mo ang taong nag-aral pero walang pakikipagkapwa-tao. Aanin mo ang taong nag-aral pero walang relasyon sa Diyos. Aanin mo ang taong nakatapos pero pag dumating ang mga pagsubok at unos, ang buhay ay kanilang tinatapos. Aanin mo ang anak na titulado at edukado pero walang respeto sa iyo. Ibang nag-aral. Aral mabuti ha. Pero mas lalong iba yung taong may malapit at malalim na relasyon sa Panginoon. Mag-aaral lang mabuti yan. Sinisigurado ko sa iyo. Mas magiging mabuting anak yan. And in the future, mas magiging mabuting asawa yan. Kapatid, lahat ng ating mga loves sa buhay, lahat ng ating mga concerns and priorities sa buhay, pagbutihin mo. Pero please, kung dapat nalunghod ako sa iyo, gagawin ko. Masabi ko lang sa iyo, huwag mong pababayaan ang relasyon mo sa Panginoon. Kahit na umuulan, magsimba ka, magdasal ka araw-araw, magpasalamat ka, humingi ka ng tulong sa Kanya. Gawin mo yung dapat kahit walang gumagawa, maniwala ka sa totoo kahit walang naniniwala. Gawin mo hindi lang yung gusto mo, kundi kung ano ang gustong mangyari ng Panginoon ay ipagawa niya sa iyo. The best thing to do, the most loving thing to do, what God wants you to do, mas magiging solid ang pananampalatayang. Kailangan mo ito, kapatid, kasi darating ang pagkakataon, may mga mangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan. At kahit tawagan mo ang mga matatalinong tao sa mundo, explain mo nga, bakit ako may sakit? Bakit may sakit yung mahal ko? Bakit kaya ko namang ipagamot, hindi ko mapagamot? Bakit hindi ko madugtungan ang buhay ng mahal ko? Walang makasasagot niyan, kundi ang kahit anong pigang gawin mo sa utak mo, hindi mo masasagot. Ang kailangan mo, yung karunungan ng Panginoon, yung magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya.
na hindi mo naman maunawaan ang lahat, malalampasan mo ang lahat sa tulong niya.